malaking bagay na nag-shape sa ating pag-iisip pa. May mga bagay na mas mahalaga sa pera. Gusto mo kumita? Siguraduhin mo, ayusin mo muna yung reputation mo. Gusto mo maging successful sa business? Dapat pinagkakatiwalaan. Hanggat wala tayong sariling bahay, wala tayong dignidad. Isa sa mga pinakamalaking tradition or Asian culture na napulot ko ay paggalang sa iba. Malaking bagay yung natutunan ko sa kanila na pag pera ng iba, hindi mo pera yan. Huwag gagalawin at huwag kang magnanakaw. Pag ikaw umutang, payanan mo yan. Hindi mo pera yan. Kaya importante na kailangan na pangalagaan po natin yung ating pagkatao. Hindi lang reputasyon eh. Kasi pag inalagaan mo yung pagkatao mo, the reputation will follow eh. Pag sobrang ipon naman ako at sa sobrang consciousness ko sa pag-iipon, maapektuhan ngayon yung risk-taking factor ko. Hindi rin maganda sa negosyo. Tama. Again, I was reminded, yun nga, nag-assist pa ako sa'yo. You always say, your way of thinking will dictate your way of living. Pero yun nga, importante. Alam mo, I think it brings you so much joy. Yung with the idea of success without a successor is a complete failure. The only thing I can leave to them is to build their entrepreneurial skills. Tama. Dahil galing ako sa hirap, hindi ako makapapayag ni anak ko'y makaranas ng hirap. Ang sagot ko sa kanila, congratulations, you just destroyed your children. Eh kaya kung ako masenso, galing ka sa hirap eh. Eh ngayon magaling ka na lahat, gagawin mo komportable yung anak mo. Paano matututo yan? Tama. Ang turo ko nga sa ating mga anak ay, hindi na malinawagi tayo, huwag na masira yung reputation. Just when the pieces seem to be falling apart, it may be God's way of putting the pieces in its right place.